sa'yo. Kaya kita lang sinabi ang lumayan sa bahay ko. Dahil pamangkin mo, nambobosa na doon sa anak ko. Pati ikaw nagbibis ka doon sa anak ko. Tama ba yun? Personal kami tao. Ganun naman po lagi pag nakakainom po siya eh. Lagi na lang pong sumusugod dito. Lagi pong may dalang patalim. Ang gusto po ng magulang ng partner ko, pag hindi daw po kami bumalik ng anak ko sa bahay nila, wag na daw po sustentuhan ng anak niya yung anak ko at wag na rin daw po magpakita sa amin. Ginawa ko po yan, yung akin pong apo, eh hindi niya po ipinapakita sa amin. Ginagawa po niya kami tanga. Eh sino ba naman Opo. Lalabas kahit na ako? Hindi kita lalabas sa miyawak ang samurai! May lalaki po yan na nagpapadala sa kanya ng pera galing abroad. So, nasa ebidensya nila. So, magsasampa ka ng kaso o hindi, ma'am? Sasampa po ako ng kaso. Sir, pwedeng magpaliwanag doon sa mga ginawa po sa amin. Mamaya, sir, kung siya magpaliwanag, tuloy natin mamaya sa wanted sa radyo. For now, sige po, sir. Meron kayong sige kaso. Po, dalawa kayo, mag-ama. Ang sabi ni tatay dyan, si Mario Sr., kaya raw siya nagsasamurai at galit na galit dahil pinapalabas niya ay doon siya nabasan. Eh, sino ba naman lalabas? Kahit na siguro ako. Hoy, Rapid Tulpo, lumabas ka rito. Eh, talagang di ako lalabas. Eh, may samurai. Pero kung wala kang samurai, lalabas ako, makipag-usap ako sa'yo. Oh. Yun yung number one. And then number two, ayaw na kasi pakita sa kanya yung apo. Apo, opo. Okay. Now, pero doon sa video, hindi yun eh. Yung kanyang reklamo, binubusuhan daw yung kanyang anak opo. Ng pamangkin nitong si Joanne. Okay? So, naputo tayo kanina, wala nang oras doon sa Idol in Action. So, tuloy natin dito. Ma'am Joanne. Opo. Okay, magandang hapon ulit. Magandang hapon din po. Alright, Sir Mario Almonguera Sr. Tay, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Okay, si Mr. Almonguera Sr. ay yung anak niya na si Junior ay live-in partner ni Joanne. So, Joanne, Tay, okay, nagkaayos na ba kayo? Hindi na ba kayang ayusin to? Tuloy na ba talaga yung pagsampa ng kaso mo? Ma'am Joanne? Tuloy na tuloy po, 100% po, decidido po ako. 100%? Opo. Wala na mga kapigil? Oh. Matindi na po kasi malala na po eh. Malala na. Okay. Now, Sir Mario Sr., paano yan? Sige po, sir. So, ang sa akin lang po, sir, nabigyan niyo siya ng pagkakataon sa mga kanyang sasabihin, siguro naman, sir, pwede niyo akong bigyan din ng aking sasabihin sa inyo. Sige po. Para yung panig ko naman. Opo, sir. Sige, sir. Why not? Sige po. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag. Go ahead, sir. Opo. Diyan po nga. Kaya idol po nga po kayo sa patas na pamamahayag eh. Sige po. Ngayon po, sa akin po, ako po, sa totoo lang, ang pinagmulan po niyan, yung kanyang pamangkin na hindi naman kinikilala ng kanyang kapatid. Okay. Nasa bahay ko po yan. Okay. Ano pa? Sige po. Ngayon, hindi niya po kayang disiplinahin. Ako po kasi lahat po ng anak ko, kahit magpunta kayo rito sa barangay namin, siguro po masasabi ng mga anak ko, kahit kanina po kayo magtanong dito, wala po loko sa mga anak ko. Okay. Pero ito lang po, Sir Idol, lang sasabihin ko po sa inyo. Sige lang po. Sige, sir. Hindi ko na po tatapusin. Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ano po yun? Ako'y nagtamali. Sinabi ko sa inyo, kung sir, makukulong niya ako, willing ako. Pero okay. Sir, ang sasabihin ko lang po sa inyo para po sa akin, kasi senior citizen ako eh. Opo. Ayoko na po magdagdag, baka sabihin dadagdag ko eh. Opo. Ang sa akin na lang pong idadagdag dyan sa pag-uusap, yun na lang pong ginawa niya sa anak ko lahat. Yun na lang po, sir. Ayun ba yung sinabi mo kanina na nalaki po itong si Joanne? Opo. Pero sir, sinabi ko na sa iyo kanina doon sa baba na kung meron mang magreklamo tukol sa panlalaki ni Joanne, di ba dapat yung anak nyo na yun ang live-in partner niya, hindi dapat paano kayo? Paano nga po, nasa kanila po yung anak ko, tinututukan nila ng kutsilyo siguro kaya hindi makapagsalita eh. Nasa kanila po yung anak ko. Sino po nanunutok ng kutsilyo? So si Junior tinututukan ng kutsilyo nitong si Joanne? Baka po siguro, kaya hindi po makapagsalita. Kaya po iyak na lang ang iyak yung anak ko. Oh, sir, ibig sabihin yung anak nyo hindi nagmana sa inyo, na matapang eh, nanunugod ng po, samurai? Mabait po talaga anak ko, mabait po talaga. Kaya yung anak ko po ngayon na inireklamo, yung sinasabi niya, ang custody po nila na ang anak ko po, nasa kanila po lahat. Ayan. Nasa kanya po ang anak ko ngayon. Kasama okay. po niya. Kaya yung itinatago po niya kaninang wala, nasa kanila po. Okay, sir. Ang anak ko. Joanne, sino yung katabi mo na umiiyak? Yung partner ko po. Yan pala si Junior. Junior! Yes po. Kaya raw si tatay nagwawala, nakita mo naman yung video, no? Dahil ito raw ang live-in partner mo si Joanne ay nanlalaki. Tapos pangalawa, baka tinututukan ka raw ng kutsilyo ni Joanne para hindi ka makapagsumbong na itong partner mo ay nanlalaki na. Tama ba mali? Hindi po. Hindi totoo. So gawa-gawa lang ni tatay yun.
Wala naman po akong reklamo. Kaya lang, yun dun po sa nangyari, hindi po kasi nga nila alam. Nakikinig si tatay, nakangiti si senior. Pangalawa, totoo ba na ikaw ay tinututukan ng kutsilyo ni Joan, kaya hindi ka lang susumbong tungkol dun sa kanyang panlalaki? Hindi po. So, puro hindi yung sagot sa mga katanungan ko. Opo. Okay, so kausapin mo si tatay mo, pagsabihan mo, tay, huwag ka magsinungaling. Go ahead, Junior, kausapin mo si senior. Junior! Mayayin natin to si Junior, no? Sir Junior! Okay, ayaw magsalita ni Junior. Sabi ko, kung ako'y may pagkakamali, wala pong problema. Kung ako'y makukulong, o ipakulong nila ako, wala pong problema. Basta, isa lang pong sinasabi ko, sir, sana bigyan nyo lang ng katarungan yung ginawa niya sa aking mga anak saka sa asawa ko. Sir, kung anumang ginawa niyang hindi makatarungan sa inyong anak, dapat yung anak nyo pa magreklamo, matanda na po siya. Nasa tamang edad na po siya nga. Papa. Kasi sir, luminito hanggang ngayon, binibaby-baby mo pa rin itong anak mo. Ayan tuloy, umiiyak sa halip na magsalita, hindi makapagsalita. Trinay mo ba ito? Pinalaki mo ito na malambot? Wala po na sa akin, nasa kanila po yan siya. Maski na sir. Okay, para may tinatago doon si Junior, sabi ni Melissa. Okay, one more time. Junior. Yes po. Pagkakataon mo na tumagsalita ka, ikaw ba ay tinatakot dyan ang live-in partner mo? Hindi po. Hindi. Okay, nakakapagsalita ka, base lamang sa gusto mong sabihin ngayon at walang nagdidikta sa'yo. Wala po. Okay. At lahat ng mga pinagbibintang ni tatay laban sa iyong girlfriend na si Joan, walang katotohanan? Takot mo. Ganyan po kalaki yung takot niya sa tatay at nanay niya. Junior, magpakalalaki ka, sorry ha. Ikaw ay nasa tamang edad na. Ilang taong ka na, Junior? 25. Dapat marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. Magsalita ka, dumiskarte ka. Okay? Kasi meron ka ng pamilya eh. Sariling pamilya, kahit hindi kayo kasal nitong si Joan. Dapat kung meron kang naramdaman, meron kang mga hindi gusto sa pagsasama nyo ni Joan na tingin mo mali, okay? Magsalita ka kay Joan, sabihin mo, huwag mong ipinaparating pa sa tatay mo at yung tatay mo, saka magwawala, magdadala ng napakahaba na itak at mananakot. Makukulong yung tatay mo dahil sa'yo, dahil sa pagiging, sorry sir ha, pagiging malambot mo or mahiyain, yung bang tamang term? Dahil sa iyong mahiyain at matatakutin na magsalita, makukulong tuloy si tatay. Magsalita ka na, oh, wala na si tatay, oh, sige, wala na. Anong gusto mong sabihin? Hino-hostage ka ba dyan ni Joan? Po, wala po. No, wala po. Walang hostage nangyari dyan? Wala po. Hindi ka ba binabantaan ni Joan? Hindi po. Hindi ka ba tinatakot ni Joan? Hindi po. Hindi ka ba binubugbog ni Joan? Hindi po. Hindi ka niya minumura? Hindi rin po. Hindi ka kinukurot? Hindi po. At hindi ka niya ginagawang utos-utusan lang dyan? Hindi naman po. Sa mga katuwid, happy yung inyong relationship. Opo, masaya po ako. Last na. In short, itong si tatay mo nagsisinungaling. Hindi ko po matatabing sinungaling si tatay. Nagtama rin naman po siyang sinabi. Oh! Lahat sabi mo, nung una iniisa-isa ko yung mga bintang ni tatay, sabi mo hindi. Ngayon, tama rin sinasabi ni tatay. Parang pabago-bago ka. Sir? Yun din po sa mga sinabi niyo sa akin, mga ano, opo, lahat po yun mali. Pero dun sa mga sinasabi ni tatay na iba, may tama naman. Alin dun yung tama na sinasabi ni tatay? Alin? Sige, okay na. Nakatalikod si Joan. Hindi niya napapakinggan usapan natin. Gusto mo, pumunta sa kabilang kwarto, okay lang? Hindi na po, okay na. Okay na, sige. Ano yung mga tama na sinasabi ni tatay? May lalaki nga po si Joan. Alam ko naman po yun. Hindi okay. Ko naman po tinatanggi yun. Okay, may lalaki. Ngayon, inamin mo na may lalaki si Johan. Sige, ano pa yung tama doon? Yung lalaki po niya, ano po yun, ex niya, na matagal na po yun, alam ko po yun. Sige, nandalalaki si Johan. Hindi po siya nandalalaki. Oh, taka mo na, nakakalito ka naman. Sabi mo kanina, totoo yung sinabi ni tatay. Kasi sinasabi ni tatay kanina, nanalalaki siya. So ngayon sabi mo, ex niya, matagal na yon. Tapos hindi siya nanalalaki. Ano yon? Nakakalito ka. Hindi po siya nanlalalaki. Ano yun lang? Po, ay, asawa niya na nasa abroad. Asawa niya? Opo. Ah, iniwan niya at ipinagpalit niya yon sa'yo? Opo. Ayun. Kasal sila noon? Hindi po. Okay, kung wala na pala, hindi pa nanalalaki ang tawag noon. Kasi wala na pala sila. Ipinagpalit na yung kanyang ex sa'yo. Ba't ka umiyak? Natatakot po sa tatay. Ha? Hindi ko na po kasi kaya. Ano po? Kinukurot yung binti mo?
Hindi ko na po kaya. Naiipit na po sir. Sir naman, magpakalalaki ka. Paano ka magkakaroon ng makakakuha ng respeto sa tatay mo at sa girlfriend mo at sa komunidad ninyo kung ganun ka pala, nagpapakalambot ka? Ikaw dapat ang lalaki, ikaw yung magdadala ng pamilya mo. Kasi nga, padre di pamilya ka eh, di ba? Opo. O, pinupupok na ni tatay yung kanyang noo. Kinukurot ba yung singit mo? Hindi po. Okay, kung hindi kinukurot yung singit mo, di magsalita ka na. Ano ba talaga? Pag meron ka kasing problema, napainom ng tubig si tatay. Pag may problema ka, sabihin mo diretso kay girlfriend mo, huwag yung ipapadaan mo kay tatay mo, tapos si tatay mo, kukuha ng mahabang itak, tapos tatakutin tong living partner mo at makukulong siya ng dahil dyan. Nagets mo? At ikaw ang punot dulo rito. Opo. Importante lang po sa akin ngayon, siya ay makapahiwalay po doon sa asawa niya. Na yan, kasi po yan, gold figure po yan. Yun lang po ang sinasabi ko. Ngayon, kung hindi man po niya kayang iwalayan dahil mahal na mahal niya, sir, bilang pagmamahal, siguro kung ang anak natitiis ang magulang, ako na magulang, hindi ko matitiis ang anak. Pero sa ngayon, kung ano man ang gusto niyang desisyon, bahala na po siya. Yun lang po. Ngayon kung ako yung makukulong, wala akong problema. Junior. Opo. Kita mo yan? Handang magpakulong si tatay dahil sa'yo? Alam ko naman po. Ipinagtatanggol ka niya kasi hindi mo rin kaya ipagtanggol ang sarili mo? Kalalaki mong tao at nasa tamang edad ka na? Magsalita ka, sir. Kasi makukulong tong tatay mo pag nagsampa to ng kasong grave threat itong si Johan. Child abuse. Makukulong to. Pero ready raw siya makulong para sa'yo. Ano? Mahal ko po talaga si Johan. O, mahal mo si Johan. So magtitiis ka. Well, this is love. This is what we call love. Hindi siya nagreklamo sa barangay. Walang mga blatter na maaring he might be considered as battered husband. Pero sinabi niya, hindi daw siya sinasaktan. Hindi siya binubugbog. Hindi siya kinukurot. So, how can you consider him as battered husband kung siya mismo nagsasabi na walang pananakit? Pero I doubt, baka merong ginagawa sa kanya yung kanyang girlfriend. Yung kanyang demeanor, mukhang takot na takot to. Naipit siya talaga. Mag-open nga tayo ng netizen power. Baka mga netizen makatulong sa atin dito. Ako mismo nalilito na. Sige po. Mag-comment kayo mga kapatid ng mga cellphone numbers po ninyo para matawagan po kayo ng mga staff po namin. Kasi si tatay, meron man talagang pagkakamali. Lulusob mo sa bahay na meron kang dalang paghahabang itak. Yes. Tapos nakikita ng baby. May kaso yun. Si tatay daw handang magpakulong kasi ginagawa niya yon dahil sa kanyang anak. However, tay, doon po sa video tay, sinabi niyo po na kaya kayo nagwawala dahil may namboboso. Sino yung namboboso? Ay, yung pamangkin yan, yung pamangkin po niya, mas mahal pa niya kaysa po sa asawa niya na hindi naman po iniintindi ng kanyang kapatid. Yan po itinara niya rito sa bahay. Binusawan po yung anak ko, yung pong pinagmulan niyan. Huwag kang magsalita. Huwag kang umiyak. Huwag kang magsalita. Sarapin ka utap po. May second batch pa to. Huwag kang magsalita. May second batch pa to. Huwag kang umiyak. Sino yung katabi mo tayo? Hindi ako makukulong. Hindi, ipagtatanggol ko yung sarili. Oo, ipagtanggol mo kay sarapin sarili mo pag ikaw pinakausap. Huwag kang maging batch pa to. Tay, sino kausap mo, tay? Ano ko, sir? Makapag-uusap sa'yo. Ayokong maligtan ang pag-uusap, sir, natin. Okay. Nga, yung pamangkin po ni Joan, binubusuan po yung anak nyo. Opo po. Ay, sos ko po. Maraming beses. Ang sinasabi niya, bakit niya ilanagin? Hindi naman po yung reklamo na yun ang inaano ko eh. Ang inaano niya, no, wala siya ng sustento na 10K buwan-buwan doon sa lalaki niya. Dahil na tuklasan itong anak ko na siya, bago sila ng anak ko, meron siyang 10K na tinatanggap mula doon sa lalaking kay Franklin Golondrina. Yan yung ex niya. Eh, ngayon po sir, medyo na ano na dahil nagka-booking nga na eh. Sige, sige. Sandali po sir ha. Okay, kuha tayo ng mga feedback mula sa mga netizens. Ito, si Kayla Barogo ng Puerto Princesa City, Palawan. Kayla, magandang hapon. Hello po. Kayla, gusto mo mag-comment? Sumasakit ng ulo ko eh. Ikaw naman. Sige, magsalita ka, Kayla, ma'am. Ang sa akin lang po, tatanayin ko lang si ate, ate, kung mahal niya talaga si kuya. Kahit hindi na nga po ako yung sumagot niyan eh, masasagot po yan ni Junior. Feeling ko kasi ate, sa kilos ni kuya, parang may mali siya eh. Parang may mali sa relasyon yung dalawa. Kasi, parang takot siyang umamin. Diba kasi sir, totoo yung sinabi ng tatay talaga, parang kayang tiisin ni Kuya Junior yung tatay niya, para lang sa babae. Yung totoo po, kami po yung natiis ng matagal ni Junior.
Matagal po kami, matagal pong hindi nagparamdam, nagpakita, hindi nagsustento po sa amin. Okay. Kasi po, hinaharang po ng magulang niya. Marami po akong ebidensya. Pag naparinig po po kay Sir Rapi Tulpo lahat ng ebidensya ko, wala na po akong dapat ipaliwanag. Sa akin lang ate, magpakalalaki si Kuya Junior kasi ayaw niya magsalita. Okay, yun nga, sinasabi ko kanina pa ulit-ulit pa kay Junior, pero wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwerteng pwersahin to si Junior kung ayaw niya magsalita. And he must have his own reasons kung bakit ayaw niya magsalita. Yun yung problema. Parehong observation natin. There's something wrong with this guy. Pero what can we do? Ayaw niya magsalita. Sige, salamat Kayla. Magandang hapon. Okay, ito naman si Imelda de Castro ng Pagbilao, Quezon. Mami Imelda. Apo. Sige po, meron kayong gustong comment. Dahil ba yung situation about the son? Okay. Tungkol po sa anak at saka dun sa father. Mm. Dito sa father, naunawaan ko po siya na kasi as a parent, talagang gagawin niya lahat para sa anak niya. Okay. Yun ang sinabi kanina ni senior. Tama, okay. Sa anak naman, ma'am. Totoo siya sa sarili niya. Huwag yung dapat ay anindin niya yung magulang niya. Okay, kaso nga po ma'am, takot magsalita itong si Junior. Now, para sa inyo, sino po may problema rito? Si Junior o si Senior? Anak po yung lalaki. Okay, so si Junior may problema. Salamat po ma'am Imelda de Castro. Ito, makausap natin si Frank Nell, nasa Japan. Ito yung ex. Frank. Yes, Sir Rapitol po. Opo. Kayo po ang ex ni Joanne. Yes po, Sir. Opo. Nagkakaroon kasi ng konti problema itong pamilya, itong mag-live-in partner ngayon. Kayo po yung nagpapadala ng 10,000 kay Joanne? Yes, Sir. Regularly? Ako po yung time na kami pa po, yung hindi ko pa po nalalaman. Nung nalaman yes, mo na sila na pala ni Junior, ni Mario, in-stop mo na yung pagpapadala ng 10,000? Yes, Sir. Okay. Bakit po kayo iniwan ni Ma'am Joanne? Siguro nga po hindi po kinaya yung LDR po. Ah, long distance relationship. Baka meron kayong mga pagkukulang kaya ipinagpalit niya kayo kay Junior. Naiyak si John. Sir, gusto mong kausapin yes, si Joanne? Yung si Joanne po, mabait po yan. Hindi siya nananakit? Ay, hindi po yan. Sobrang bait po niyan. Masipag po yung tangan yan. Kaso nga lang po siguro, dahil sa bugso po siguro ng damdamin. Kasi nga po malayo nga po kasi ako. Ah. Baka po siguro niya nagawa. Okay, dahil malayo kayo sa isa't isa, kaya nagawa niya itong iwan ka na lang at ipagpalit dito kay Junior. Pero para sa'yo, napakabait niyang partner. Umiyak na po si Joan, Sir Frank. Gusto mo siyang kausapin, Sir? Hello. Pakatatag ka dyan. Di mo dapat iniiyakan yung problema, ay. Kaya niyo yan. Pagtulungan niyo yan. Bait naman ito. Malalagpasan niyo rin yan. Pagsubok lang yan, oy. Pinagtagpo lang nga siguro tayo, pero di tayo tinadana. Ganun na nga siguro yung nangyari. Joanne, anong gusto mong sabihin kay Frank? Salamat, Frank. Pero matagal na po kasing sabi yung relasyon namin yan. Okay na po kami yan. Maayos po yung pag-iwalay namin. Okay, pero dinidepensahan ka niya. Sabi niya mabait ka raw at hindi ka raw nananakit. Gaya nga po nung galing na po sa kanya. Hindi naman po siya tatagal ng 7 years sa akin kung nanunutok po ako ng kutsilyo, kung nambubugbog ako. Okay, Joanne, bago ko pakawalan itong si Sir Frank, magmensahe ka sa kanya kasi marami siya mga sinasabi yung magaganda sa'yo. Go ahead. Kang salamat. Salamat, tapos sorry ulit sa lahat-lahat. Yun lang, mag-iingat ka dyan palagi. Sir Frank, mag-iingat ka rin palagi. Yes naman po. Mahal mo pa rin ba si Joanne, Frank? Nawala na po kasi yung pagmamahal ko tulad po nung kami pa po. Pero meron pa rin kahit papaano? Wala na, totally. Konti, pero wala na po eh. Okay, Joanne, mahal mo pa rin ba si Frank? Sir, may pagmamahal po man o wala. Okay na po kami yan, tapos na po. Matagal na po kaming okay. Alam mo ma'am, mahalaga itong nakausap natin si Frank para siya magpapatunay kung anong klaseng partner ka. Kasi nga sinasabi, nanunutok ka ng kutsilyo, etc., etc. Ito, ipinagtanggol ka ng dating mong partner kahit na naghihiwalay na kayo. Pinagtanggol ka niya at sinabi niya na mabait ka,
kilala niya ang karakter mo na hindi ka ganun tulad ng pinagbibintang sa'yo. Totoo lang po, hindi ko po akalaing makakontak niyo siya. Tsaka walang-wala naman po sa isip ko na involve pa siya dito sa problema na to. Kasi matagal na po kaming walang ano yan, communication. Matagal na po kami naghiwalay ng maayos. Kaya nga, ma'am, on the other hand, malaking bagay ito kasi... Opo. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya. Yun. Okay? Kasi ginigiba yung credibility mo nitong iyong biyanan. Ngayon, dinipensahan ka nitong si Frank. Kasi kung nagkortehan tayo, kunyari, nasa korte, malaking weight itong sinabi ni Frank na pagdepensa sa'yo. Lalo pat ikaw mismo nang iwan sa kanya, and yet dinipensahan ka niya na mabait ka, etc. Pagdating sa demandahan, pakikinggan ng korte yan, bibigyan ng malaking timbang o bigat ng korte yung mga sinabi ni Frank in favor of you. Nagets mo? Tsaka sir, meron din po akong gustong maging katarungan. Ang dami po kasing nagsasabi na hindi po anak ni Junior yung anak ko. Tanungin niyo po si Frank, nilpunta kanya po yung bata. 6 months na po siyang nasa abroad bago po ako nabunting. Frank, anak mo ba yon? Yung anak ngayon ni, ano, ni Joanne? Ay, hindi po sir. Okay. Binilang ko na po. Okay. Ito si Frank. Oh, ayaw pakita ni Frank. E galangin natin. Ma'am, ba't may pinagpalit si Frank? Nako po, ipinagpalit mo yung loto sa weteng. Sir, hindi po ako tumitingin po sa itsura. Oh, eto, super loto. Eto, sweatress. Hindi na palakas ko lang loob nila para huwag na mag-iyakan. Oh, di na naiyak si sir. Mabalik na tayo sa pinaka-main issue. Ang pinaka-main issue dito is lumusob itong si senior, dala-dala yung kutsilya, samurai. Ngayon, ang gawin sana natin is pagbatiin sila. Ma'am Joanne, kung mahal mo itong si Junior, baka pwedeng pag-usapan nyo lang ito sa barangay at huwag na magdemandahan para hindi na makulong itong si tatay. Kasi kaya ito makukulong dahil nga sa iyong partner na, sorry Junior ha, napakalambot. Hindi niya kayang tumayo sa sariling paa at hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili. So ang nagdesisyon sa kanya, yung tatay niya pa rin hanggang ngayon. Nagets niyo po? Ang nagdedesisyon po talaga yung tatay niya. Ang sabi po ng tatay niya, hanggat hindi po kami bumabalik sa poder nila, huwag pong magbibigay ng nipiso yung anak niya sa akin. Ma'am, hanggat hindi po ako napapabalik. Ako na mismo nagsasabi, huwag ka magbumalik sa poder. Mas maganda nandiyan hindi, na kayo. Hindi po talaga. Hindi, kaya hindi. Nga ma'am, pag-usapin kayo sa barangay, pero sa oras ma'am na, halimbawa, pinilit niya talaga na pagbabalikin kayo at ayaw mo, tapos nasusulan yung anak niya na huwag mag-support as a result, kaming bahala dyan. For the meantime, pag-usapin kayo sa barangay, okay sa'yo? Pag hindi po nagsuporta ng maayos yung anak niya, magsama na lang po silang magtatay. Tama, agree, 101%. Hazel Abreu na Mandaluyong City, magandang hapon po Hazel. Good afternoon sir. Anong reaction mo Hazel? Parang halatang mahal pa rin niya yung dati niyang pinakasama. Oh, nino po? Kasi dun pa lang sa pag-iyak niyo sir, ramdam mo talaga yung pain. Ramdam mo yung sakit. Naku po, nakita niyo po yon. May dahilan. Pwede pong paliwanag. Oh, sige, paliwanag po kayo. Mabilis lang, ma'am. Ba't ka rin umiyak? Kaya po, grabe yung iyak ko. Nagpapasalamat ako na dinipensahan niya ako. Tsaka kaya po grabe yung iyak ko. Tinanong po kasi ni Sir Rapi Tulpo kung bakit po kami naghiwalay. Alam po ni Frank Nilyon, niloko niya po kasi ako. Sorry Kang, niloko niya ako kaya ako siya iniwan. Sobrang sakit nung ginawa niya sa akin. Pero yung pagmamahal po, wala na po ang pagmamahal sa ano. Sex ko po. Alam po ni Junior kung gano'n ko pagmamahal. Tay, ba't mo pinupukpok yung ulo mo? Tay, sumasakit ng ulo mo. Bigyan ng ano, paracetamol si tatay. Ngayon, para sa itong mga nang nilalagnat ako, sir. Oh, sige, bigyan. Sige, salamat po, Hazel. Punta naman tayo sa Bustos, Bulacan, si Ella Renison. Ma'am Ella, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Reaction niyo po, ma'am. Idol, may advice lang po ako dito kay Junior. Oh, kanina pa nakamukmuk. Sige, ma'am. Junior, magpakalalaki ka, may anak na kayo. Dapat panindigan mo, dapat kayong dalawa nag-uusap kayo. Kailangan ng komunikasyon sa relasyon. Huwag sa tatay mo idaan. Ayun. Loud and clear, well said, short and sweet. Yun ang pinakamaganda na payo. Ma'am, napaka golden advice yung binigay niyo po, Ma'am Ella. Opo, dapat po mag-usap lang po lagi ha. Salamat po, Ma'am Ella. Mabuhay po kayo. God bless po. Ingat po, Ma'am Ella. Thank you po, Idol. Thank you po. Ang galing, oh. Ang ganda ng advice niya. Narinig mo yun, Junior? Okay. Alright, geto na lang po. Tatapos natin ito. Ma'am Ella, daling ko kayo sa barangay. Kami po mag-witness. Siguraduhin ko na maging maayos yung pag-usap at subukan na pagbatiin kayo. And then, kailangan may mga pirmahan doon, mga kondisyones na para hindi na maulit ito, okay? At para naman tumayo na itong si Junior sa sarili niyang paa at bibigay ng payo ni Chairman, okay? Hindi po. Kahit hindi,
Galing na po kaming barangay twice na po kami galing. Ma'am, iba yung kayo lang, iba yung kasama kami. Opo. We'll try it, ma'am. Kapag halimbawa, kasama na kami tapos hindi pa rin nag-work, then ako na po mismo, personal, kung gusto mo, ako na mismo sasama sa'yo papunta sa korte. Okay? Sir, pag narinig nyo lahat ng record na paparinig ko po sa inyo, wala pong kapatawaran yung ginawa lang. Okay. Ma'am, ganito pa, ma'am. Pupunta dyan yung reporter ko bukas sa bahay ninyo, okay? Para mag-imbestiga. Okay, ma'am? Opo, opo. Sige. Ma'am, hintayin nyo po yung reporter namin tomorrow. Darating po dyan. Kausapin kayo lahat. Okay? Oo. Pati yung barangay, pati si sir. Tay, for the meantime, status ko, huwag ka munang lumabas ng bahay, lalong-lalo na huwag kang magdala ng samurai kasi pag nakita ka sa labas ng bahay may samurai, hindi tay, hindi ko nagbibiro. Pwede ko kayo madampot. Yes. Diretso sa kulungan, yes, okay? O sige. Yes, sir. I salute you, sir. Padala ka ng reporter doon. Okay, yes, sige. Yes.